Oo, kasi yung 2007 na championship namin, galing kami sa suspension eh. So I think kahit yung mga fan namin, kahit yung mga alumni namin, na appreciate nila yung championship na yun kasi from suspension to champion. Mm-hmm. So, Red, ikaw, nakarami ka rin. So what's your favorite game sa dami-dami? Since ikaw yung senior, coach, unahin na kita pagdating dyan. Siyempre, pag tinanong sa akin yan, lahat ng championships. Pero siyempre, ang unforgettable for me yung ano, yung Dino Aldeguer shot. That game against USD. Yeah. That's game 3, Cuneta Astrodome. Hindi ko makalimutan yung kasi sa lineup, sa matchups, ano, lamang na lamang USD noon. Actually, on my position, sa position ko, in my position, si Cyrus Baguio, Gelic, Derek Ubalde yung mga bumabantay sa akin. So, tapos yung kay Don, ang lalaki din, sila Gilbert Lau, nandito pa sila Marvin Ortigera. So, every position, may ka-matchup kami. Some of them are more athletic, more talented, pero syempre, yung execution namin down the stretch, yung lumalabas doon, yung execution namin as a team. So, that's the most memorable for me. Grabe yung mga pangalan na sobrang loaded. Ano? Joseph, we have to ask you also, favorite game? Yeah. Ako meron ako naiisip eh. Pero sige, ikaw yung importante. Ako, well, kasi ako naalala ko talaga yung pinaka-breakout game ko eh. This was in 2002. We played against UST. Parang wala pang pareho kami unbeaten nun eh. Sila Cyrus Baguio. Parang I think we were down 20 yata no, third quarter or... Naalala mo yun rin, nanonood ko rin. Rizal ko rin si Yung. Rizal, down kayo. Oo, down kami. Tapos we were down by 3 points. Parang bola namin, 20 seconds. Walang timeout. Tapos biglang tinira ko na ng 3 points. Bahala na. Tapos na-shoot overtime. Tapos nag-overtime. Oo, tama. Oh. That was my breakout game eh. After that, parang yun, nabigyan na ako ng... nagkiwala na si Coach Fran sa akin ever since that, parang consistent na yung playing time ko. So, I think that was the most memorable for me. Kasi yun ang breakout game ko. Actually, so, ever since that, ano na. If I'm not mistaken, parang yan isa sa mga pinaka-greatest comebacks nyo eh. Yeah. I think it was an 18-point lead with 5 minutes to play. Kung naalala ko, parang ganun. Ikaw yung best player. Ikaw yung kasi best player niya. Lumabas sa Instagram lately yun. Ika naalala ko. Yeah. Naalala ko yan. Oh. Naalala ko. So, yun. I think for me, that's the most memorable. Mabigat siyempre, yung mga mabigat championship din namin, nanonood. Memorable din. Pero for me, yun talaga yung parang nag-stick talaga sa akin. Wild. Kasi wild yung habol. Wild yung habol na yun. Naalala ko yun. Classic talaga yung mga games nila eh. In yeah. Especially during that time when there was a time that you weren't sure who would win the championship eh. Pero Ren, during your period in particular, you mentioned so many great names that you were talking about, yung mga katapat mo. And then, is there any player in particular that you just loved going up against? Anyone from any school na tipong like, once you know na sila yung makakalaban mo, you're gonna up your game to another level? May ngiti ni Ren eh. Actually, every game, ganun naman kami. We were always prepared. We don't take anyone lightly. Yan naman yung turo sa amin ng mga coaches namin, especially Coach Franz. Respect your opponents. Kasi once na mag-relax kami, kasi it's not our game eh, na mag-turn on kami. Kung gusto namin i-turn it on the fourth quarter, we can't do that. We should start from the tip off until the end. Kasi nahirapan kami pag gumahabol kami. Mas maganda yung lamang kami kaagad. Pero pag nanonood niya ako, like si Joseph, napapanood ko yung mga ibang games. Lagi kami down in the end, pero nahabol namin sa huli. So it's always like that. So yun yung mga games na hindi namin na nakakariktaan. Or pag tinanong mo ako kung sino yung mga nakakalaban namin na nakakaano. Yung mga mahihinang teams pa, yung mga... Lower teams pa yung nahihirapan kami talaga. Rico, may personal matchup ba na parang you always look forward to? Pag alam mo siya yung mga katapat mo, eh, parang excited ka kasi alam mo mapapalaban ka. Oo. Mga kasabayan yung before kasi sila. Siyempre, sa big man tayo mag-realize. Correct. Yes, yes. Papa, big man mo eh. So, I think sila, ate ngayon din eh, sila Raba. Yeah, that's right. Oo, saka sila Noy Baclao. Noy Baclao. Oo, yan yung ano eh. Tapos sa NC, minsan
scout kami sa NCAA sa kabila eh. Mm. Oh, oh. Si Engwe, yun yung mga pinapat. Ah, that's sila. True, that's true. Actually, Rico. Rico, actually wanted to ask you, kasi you mentioned about yung suspension ng Lasal eh, and then you basically had 1 year na off kayo. How was you? Ano yung mentality nyo going into yung return year nyo? Kasi a lot of people were thinking that, okay, you're coming back for the first time after a year. Are you still favorites? Anong sinasabi nyo within yung locker room nyo? Well, kasi nung nasuspend kami, I think we didn't stop. Yun yung advantage namin. Like sila Coach Franz, yung mga coaching staff namin, hindi sila nag-stop. And that time, nag-ano kami, overseas kami. Nag-focus kami, working out sa ibang country like Korea and US, Hawaii. So that time talagang na-develop namin yung confidence namin. Kaya pagdating ng 2007, ready kami kahit kaninong team na makalaban namin. Joseph, what's the number one thing you miss about the UAAP? Other than the fans, kasi I'm sure yung crowd eh, automatic yan, given yan. At sa mga, di ba, sa mga kaibigan mo or sa kids, what would you tell them is like your favorite UAP moment? Syempre, I'm sure the rivalry pa rin, di ba? Pati na yung Lasal before, during our time. Para, kasi lagi naman, sa totoo lang, doon kami talaga nare-recognize sa mga people. Eh. Right. Kahit kay Rendren, di ba? Para maaalala mo talaga yung mga crowd natin eh, tsaka Lasal, di ba? Parang, doon na lang talaga kami naalala. Di naman nila naalala yung mga Lasal versus other teams. Diba? Lasal Renew, Lasal Adamson, di ba? Na-remember nila yung mga Lasal Ateneo games eh, in the final. So, yun talaga yung nami-miss ko, di ba? Siyempre, yun talaga yung ano eh, parang hindi ko na na-feel yung ganong klaseng rivalry when pagdating ko sa pros. So, Welcome rin, nami-miss din. Yun talaga yung nami-miss ko. So,